malaki. Uy, mamaw. Ayun mo bro, kita-kita sa ilalim, di ba? Yan yung gagamitin natin na pamain. Bro, ganito yung katamtamang pamain. Ayan, ganyan kalaki. Sakto-sakto yan mga bro, talahisa talaga. No. Giniagawa. Yo, what's up? Good morning sa inyo lahat mga bro. So ngayong umaga, mag-aalsa tayo ng takip. Dahil mga bro, manghuhuli tayo ng mga similya. Similya ng tilapia, ayungin, yung maliliit na ayungin. Tawag namin doon, talahisa. Yung mga mauhuli natin ng mga similya mga bro, gagamitin natin yun sa pamain, sa kitang. Kaya nasabi ko, nung nakaraan natin vlog, kakalat tayo ng kitang ngayon. Pero bago tayo kumalat ng kitang mga bro, kailangan muna nating mag-ipon ng mga pamain. At yun nga mga pamain natin, ay kukuhanin natin sa takip ng ating fish cage, huhulihin natin yung mga maliliit na isda. Kasi ang target nating hulihin sa ating kitang mga bro sa mga susunod na araw, ay yung mga monster knife fish, o isa nga sa mga invasive na isda dito sa Lawanan Laguna Lake. Sana makahuli tayo ng pamain sa kitang at makahuli rin tayo ng ating pang-ulam o mas maganda, mapambenta pa tayo. So let's go! Yan, good morning mga bro, at ito ang weather sa Laguna Lake dito sa Laot na. So good weather ngayon mga bro, hindi malalaki yung alon, hindi malakas ang hangin. So sakto-sakto yan, buhay na buhay ang ating lawa, ang dami mga mangingisda mga bro. Tapos dun mga bro, mapapansin nyo may nangangalat ng kitang, ayan mga mangingitang yan. Nangangalat sila ng kitang. Tapos doon may mga mangingisda rin, ayan, mga magbibighid, mga mamamantin ng tilapia o kung ano man na kanilang hinuhuling isda. Bro, dala na rin natin dito sa Laot yung ating lunday dahil hindi na nga ganun kalalaki yung mga alon itong mga nakaraan. Madalang na yung unos dahil wala na mga bagyo. Pinalaot na ulit natin yung ating lunday at gamit na gamit natin yan dito sa Laot mga bro. Alam nyo naman, di ba? Syempre, isang flex muna dyan sa ating aso, Ami. Yan oh. Si Ami, talagang gusto laging nakikita sa video no? So inaayos natin yung kanyang higaan dito mga bro, nilagyan natin ng na malambot para maganda yung kanyang tulog no? So dito naman tayo sa may bandang Laot, para naririnig ko na si Tol mga bro Ayun, padating na nga. Ayun mga bro, padating na si Tol. Makakapagsimula na rin tayo kaagad na. Bakit galit ka? Galit ka ba? Good morning, Tata Levi. Good morning, mga bro. Yan. Mga bro, meron niya pala ako nabasa sa ating comment. Tinatanong niya kung magkaano-ano daw ba tayo ni Tol. Ano daw ba ang relasyon namin sa isa't isa. So kami po ay magkapatid. Ayan, ako po ang nakakatandang kuya niya. Ako po nakakatandang kapatid, pero tatlo po kami. Yung panganay po namin nasa bayan na. Babae po siya, si ate. May asawa na, may pamilya na. Tapos ako sumunod, tapos si Tol po yung bunso. Magkapatid po kami. Ayan. Sa nagtatanong lang. No? Mag-aalsa muna ang takip! Pamain sa kitang! Huwag pamain sa kitang ay! Sige, pagkataas namin! Sa mga bro, narin yung mga tropa natin ang mga magdadayakos. Babara daw sila. Pero sabi natin, mag-aalsa muna tayo kasi pagka binalabog nila, maiilap yung ating yung ating aalsahin . Kaya tayo ay mag-aalsa na ng takip. Mga pala mga bro, dito sa ilalim, ayan, maingay si Ami . Meron tayo nilagay mga bro na na kung maalala nyo noong nakaraang taon, yung pinaglalagyan natin ng similya. So ayan, yung ating binit. Nilatag ulit natin dyan sa ilalim ng kubo kasi dyan natin ilalagay mga bro yung mga huli natin na similya, yung mga pamain natin sa kitang. Dyan natin siya ilalagay no, pagka tayo nakahuli ngayon, dyan natin siya ilalagay. So kagabi pagpalaot namin mga bro, nailatag namin ni Tol yan, na-check na rin natin yung mga butas. Yung mga butas niyan, yung mga nasa ibabaw na lang yan, tatahiin na lang natin yan. Pero sa ilalim mga bro, wala na yung butas. So dyan natin ilalagay yung mga huli natin na napamain. Ayan, tara mga bro, start ka agad tayo dahil yung mga kaibigan natin ang mga magdadayakos. Magdadayakos sila dito sa area. Ayan, nagpaalam sila. Siyempre, para hindi mabugaw yung ating mga huhulihin, kumuha muna tayo ng ating mga pamain. Ayan, so tara. Antay lang natin si Tol. Naiwanan natin yung panlimas natin mga bro doon sa kabilang bangka, doon sa WH.
Kaya ayan muna, pichil. Wala naman magiinom ngayon dito eh. Yan ang gamitin natin. So mamaya kasi mga bro, pag naahuli tayo ng mga similya ng tilapia o kaya talahisa, kailangan buhay siya, di ba? So ilalagay muna natin sa bangka, lalagyan muna natin siya ng mga tubig dito sa bangka para yung ating mga huli na maliliit na isda, buhay siya. So yan. So doon muna tayo, ayan, angatin natin yan. So yan, mga tropa natin magdadayakos mga bro. So sabi natin, mamaya na lang, after natin na mag-alsa, tsaka sila magdayakos dito na. Kasi aalsa muna tayo. So una natin aalsahin mga bro, ito, yung 14 para sigurado na mas malaki yung chance na makahuli tayo ng maliliit na isda. Kasi kung aalsahin natin mga bro, yung mga cage natin na 12, tsaka yung geese, wala tayong mauhuli na pamain doon mga bro, kasi lusot doon na mamaliliit. So ito yung aalsahin natin, 14 to eh. Ayan, tataas-taas lang natin mga bro, para ano, para sure na walang mauhuli. Mga bro, nasa likod bahay natin na ano, gagawin salok. Ito, ginawa na natin. So mabilis ang gawa lang natin yan. Kasi malalaki yung butas ng mga salok natin mga bro. Lulusot yung mga similya eh. Kaya kailangan gumawa tayo ng ano, ng lambat na ano, na medyo maliliit na hindi makakalusot yung mga pamain natin. So ang number nito, na lambat na to, tol, 14 ba to? 14. Ayan, 14. Ay mga bro, malapit na tayo. Sana meron. Ayun, meron. Ay, tol, ano yan? Lapya ba? Lapya. Ito lapya, mga bro. Ayun. Uy! Wag. Ops, wag. Ops, dito. Kapilapian na tayo mga bro. Ulam. Oops, dalawa. Dalawa na tayong tilapia. Pamain ba? Tatlo. Apat. Okay na mga bro. Nakuha na natin. Meron tayong pamain mga bro. Konti lang. Ayan. Ayan. Ayan na lang ba? Half weight lang. Sayang yung isa. Ayun. Talahisa mga bro, mga talahisa. Ah. Okay na ngayon. Pamain! Ama, nakalampas yata dun. Mga bro, ilang piraso lang. Ayun. Ayun. Oh. Tara, idaan muna natin mga bro. So mga bro, ito yung mga huli natin na talahisa. Ayan. So medyo ilang piraso lang eh. Pero magtsatsaga tayo mag-ipon mga bro. Ayan, pamain natin niya sa ano? Sa kitang. So ilalagay lang natin ito sa ating babaran na yun. Sa ginawa natin. Ayan mga bro, dyan natin siya ilalagay. Ayan, lagay na natin. Alright, meron na tayong konti. Thank you Lord. Tapos mga bro, naka-apat na pirasong tilapia tayo. So, pwede na. Mga bro, pangalawang fish cage. So tara, tingnan natin kung may mauli tayo. Kanduli. So tinan nyo mga bro, walang mga talahisa masyado to. Pero meron din konti. Pwede nang pamain. Salok ang salok eh. Unahin mo na yung mga similya. Ah, bro, yung mga huli natin na kanduli, kukuhanin natin. Ito. Ulam na yan. Putula lang natin ang tibo at baka tayo ay man. Aww. Madali na naman. Mga bro, nagtsatsaga tayo mga walang ayungin na maliliit. Walang mga similya ng tilapia mga bro. Talagang mahirap ngayon, mahirap. Ayan, meron pa kanduli. Tanggalan mo na ng tibutol para sure. So bali, nakakadalawang fish cage na tayo. Huli natin pang ulam. Tsaka may mga kaunting ayungin mga bro na pamain. So pwede na yan, tsaga-tsaga lang tayo. Dapat siya magaan.
Gaano? Linggo ba to sila uuwi? Sino ba? Ah, teka, duli na. Ba't wala ba siya? Akala ko yung dumating. Nasa mga bro, puro kanduli huli natin dito. Walang tilapia. Oh. So, dito man tayo sa 14 mga bro. Dito sa kabila ito. Tumahaba. Tol, meron ba tayo shoutout dyan? Yan. Nais ko lang batiin. Ayan, ang happy, happy birthday. Si paring Mark Louis Elestra. Happy birthday, maraming maraming salamat. Ayan. So, kahapon mga bro, naroon kami sa kanyang birthday celebration. Ayan. Shoutout sa lahat ng mga nagpunta. Ayan. Mga bro, pangatlong fish cage. Tara. 12 pa rin ang mata nito mga bro. Kaya lusot dito yung mga medyo maliliit. Pahabol natin dito mga kaigihan na tilapia, tsaka kanduli, tsaka yung mga good size na ayungin. Aww. Oh, linis na linis ah. Ayan, meron, meron. Meron mga bro. Oh, hindi pa inuna yung tilapia. Alagas pa yan yung mga bro. Sige, sige. Lusot kasi mga bro. Ayungin, lusot. 12 kasi to eh. Ayun, medyo malalaking ayungin ang huli. Ayun, nakadalawang tilapia tayo mga bro. Yung ganitong mga ayungin mga bro, ganito kalalaki, pwede na yan napamain. Ilalagay na natin ito sa ating babaran. Pero yung ganitong ayungin mga bro, ba, ulam yan. Tsaka yung ganito. Pwede na ba ito? Papain na natin ito. Ano? Eh mga bro, salin ulit natin ito sa ating lagayan. Ayan o. Nasa pichil. Dadali natin dito yung ating box na isa, yung cooler. Para may lagayan tayo na malaki-laki. Damo natin ng ayungin. Okay, damo na natin. Damo na tayo mga bro. Ah, ilalagay muna natin. Sasalin muna natin. Itaas mga ito lang ating tagayan. Para makita nila yung mga ayungin. Ayun o. Ayun mga bro. Kita-kita sa ilalim, di ba? Ayun yung gagamitin natin ang pamain. So unang kalat natin sa loob ng fish pan mga bro. Abangan nyo yan. Uhuliin natin ang mga mamaw dun. Mamaya mga bro, itatali natin ang ilalim nyan. Dahil ililipad yan ng hangin, di pa nakatali yan. Alright, yan ako. Woohoo! Nice one. Ipon-ipon lang para tayo makahuli ng night fish. Mga bro, ganito kalalaki yung mga tilapia natin. Oh. Ayan, umiihi pa. Oh. Ganyan kalalaki ang mga tilapia natin huli mga bro. What a nice size, di ba? Lalaki, lalaki mga bro. Wala rin. Wala. Ayan. 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 Marami-rami ito. Mga bro. Kami na isalok agad. Ayan. Marami rin mga bro. Ayan. Patuloy. Oh, ito, maliit na yung ayun. Oh, lagi na lang. Oh, itaas ulit ang tagayan. Siguro mga bro, mga nasa ano, 20 plus, ganyan, mga 30, ganyan. Bale mga bro, tiyaga-tiyaga lang tayo na manghuli ng ating mga pamain. So kesa bumili tayo mga bro, kasi magkano rin ang similya ng tilapia ngayon, tila nasa ano na, 30 centavos na yung mga ganyong kalalaki, yung mga salang 14,
siguro nasa 30 to 40 centavos ang isa. So, 'di ba? Mahal din. Eh yung kitang natin nasa 700 pieces 'yun, mga bro. Ah, madami 'yun. Kaya kailangan talaga natin na magtiyaga na manguha. At saka mga bro, mas magandang pamain pati yung ano, yung ayungin, 'di ba, tol? Kasi makintab 'yan, mga bro. Eh. Kitang-kita talaga ng mga knife fish. So, 'yan talaga yung mga gusto nila, yung ayungin. So, yung tilapia, okay rin. Pero mas maganda yung ayungin na pamain. Yan, pang-apat na fish cage na tayo. Sana madami pa rin tayo mahuli. Let's go! Mga bro, ganito yung katamtamang pamain. Ayan, ganyan kalaki. Sakto-sakto yan, mga bro. Tarahisa talaga. Mga bro, tanggalin lang natin yung water lily na pumasok dito sa ating fish cage na. So, pangit kasi pagka may liling ganyan. Baka nandaga tayo, mayayari. Oh, no! So, hindi nyo alam, mga bro, may daga rin dito sa laut. Mga dala ng mga water lily. Yan ang nakakasira ng lambat, mga bro, pag dinaga. Halimbawa, may patay na isda sa loob ng fish cage, tapos may bumarandal na malaki water lily, tapos meron yung daga, o kaya mga tikiw. So yung nasa loob na patay na isda, yun yung inaano nila, kinakain, masisira yung lambat, mga bro. Kinukuha kasi nila yun. Yan, mga bro, narito na yung mga tropa natin ang mga magdadayakos. Ayan. Yan ba yung mga batang kiyapo? Parang iba yata yan eh. So magdadayakos sila, mga bro. Tayo naman, patapos na rin tayo, mga bro. Ilang fish cage tala yung aalsay natin. So pwede na sila magdayakos. So mga hinuhuli niya, mga bro, mga ano rin, mga knife fish. So pare-parehas lang tayo ng mga hinuhuli. Ang uhulihin natin sa kitang knife fish. So yung kanina nangangalat ng kitang, mga bro, na pinakita ko sa inyo nung umaga, yun ay ano rin, knife fish din ang hinuhuli. Tapos yung mga tropa natin, mga magdadayakos, mga bro, knife fish din ang hinuhuli niyan. Kaya ang dami talaga nang uhuli dito ng knife fish. Kasi dahil nga sa isdang knife fish, mga bro, talagang ano, nauubos na talaga yung mga similya. Meron ba? Meron daw, mga bro. Ayun, meron, malaki. Uy, wah. Yun, dalawa. Ha? Meron, mga bro, meron. Ayan, oh. Lalaki. Uy, mama, oh. Sige. Tatlo. Tatlo, mga bro, tatlo. Tapos na tayo na mag-alsa ng ating mga takip ng fish cage. Nakakuha din tayo ng mga pamain. Yun nga lang, hindi nakasapat. So siguro bukas o sa isang araw, bukas mag-aalsa uli tayo, pandagdag. Tapos pwede na siguro tayong kumalat ng kitang. Tapos yun, nakahuli rin tayo, mga bro, ng mga tilapia at saka mga kanduli at saka mga good size na ayungin. So pakita ko sa inyo. So syempre, isasali natin yung huli natin na nakuha. Tol, isang tagay ulit. Ayan, bro. Yun. Tapos mga bro, siguro itatali na lang muna natin ng abot ng kamay ni Tol. Ayan, para hindi na tayo tatalon. Ang mahalaga naman dyan, mga bro, eh, nakalubog eh. Ayan. Yung hanggat kayang abutin mo, Tol. Pwede na yun. Tapos lagyan na lang siguro natin pampabigat sa loob. Gagawa sana natin ng kalu eh. Kaso mga bro, alanganin tayo sa oras. Magugutom tayo. So bukas na lang. O kaya mamaya pagka nakapalaot kami. Eh mga bro, ang huli natin. Dami rin. Lalaki. Tapos may mga ayungin pa, mga good size yan. Mga kanduli, mga bro. Favorite natin yan. Nakatsaga rin. Ayos, ayos. Ganda, ganda.